Hello mga kamagshots! I'm your business boy Milo. Welcome to Magnegosyo every Monday at 8 PM. Sikat ngayon ang NFT o tinatawag na non-fungible token. And alam mo ba? Dito sa Pilipinas, meron ng isang Pilipino ang nagtatag nito. Siya isang cryptocurrency trader and entrepreneur. He leads in putting up a digital platform that involves selling and auctioning stuff online para sa mga Filipino artists. Siya si Mr. Julio Santillan. Sa season na ito, ikukwento at ipapakita nila kung paano nagsimula mga challenges, success, at paano binago ang buhay nila. Mga kamagshots, we will give you Magnegosyo featuring Vention App, the first NFT marketplace in the Philippines on Mag-NFT Marketplace na. So, nang na-introduce po sa akin tong Vention, may blockchain, may sariling blockchain, at that time, wala pa pong exchanger, pero magkakaroon po ng exchanger, which is, yun na nga po yung PancakeSwap. And I'm truly proud to be part of Kavention community because VNT is indeed up and running on blockchain with the number one in the world automated market maker. Ibinangon po ni Mr. Julio Santillan ang reputation ng industriya na ito sa Pilipinas. Mga kabensyon, I'm your coach Andrew Padilla, cryptocurrency influencer. This is about Vention Up, the first NFT marketplace in the Philippines. Since the start of Bitcoin and blockchain, we started to use cryptocurrency to buy things. And recently, we can also trade for most common a buy and sell, our own work of art, either physical arts or digital arts using cryptocurrency and blockchain via NFT marketplaces. Vention Up is now offering this NFT marketplace, a first in the Philippines, to our fellow Filipino celebrities and artists so they too can sell their digital creation like music, movie, artworks, and a lot more. Vention Up is now creating its own very own NFT marketplace. Magandang buhay, mga ka-Vention! Welcome to Vention Up, mag-NFT marketplace na! So basta huwag nyo lang kalilimutan, every Monday po ito at 8 PM. Huwag nyong kalimutan, make it a habit. Anyway, I'm always praying that all our kavention are in good state of health. Ngayon, ang episode na ito is something very exciting. Kasi po, ang ating guest, ikikwento niya ang kanyang life-changing experience. So huwag na natin patagalin kasi I am really so excited. And I'm sure all of you are also excited. So ipakikilala ko sa inyo, ito po siya. Jinky? Good evening po sa lahat ng mga kavention! Ito po ako, si Marjeline Sepe, or tawagin niyo lang po akong Jinky sa lahat po na hindi nakakakilala sa akin. I am from Malaybalay City, Bukidnon po. Kaya andito po ako with Coach Andrew. Excited po akong i-share kung ano po talaga ang life-changing opportunity ng Vention. Ayan, so talagang malayo pa ang pinanggalingan po ni Jinky. Pero andito siya sa atin ngayong gabing ito para mag-share ng magandang balita. Pero bago ang lahat, Jinky, so nais naming malaman, ano ba ang pinagkakaabalahan mo bago mo na-discover itong Vention? Sino si Jinky? Okay po. Thank you, Coach.
Napaka-simple lang po ni Jinky po. Mahilig lang po talaga ako magbenta ng kahit ano-ano. Kaya ngayon po, dahil pandemic nga po, nagbebenta po ako sa online ng mga essential goods na para po sa mga parang mga benta-benta prutas kahit ano po. Yun po ang isa sa mga pinagkaabalahan po. Talagang yan ngayon ang in-thing, no? Kasi syempre, marami pa rin takot lumabas. Tama po po. Okay. So, Jinky, when you were first invited to be part of the community or maging convention, what was your first impression? Ganito po yun, Coach. Exposed po talaga ako sa mga iba't ibang cryptos, tokens, coins, and before, bago ako naging convention. So, bago po yun, lahat ng mga nasalihan ko po ay walang blockchain at wala pong si exchanger. So, nang na-introduce po sa akin tong convention, parang nadala na rin talaga ako. Kasi nga, para bang baka maulit na naman. Pero nga po, nakita ko po na may blockchain, may sariling blockchain. At that time, wala pa pong exchanger, pero magkakaroon po ng exchanger, which is, yun na nga po yung pancake swap. Kaya po, dito po sa Vention community, mayroon po tayong samahan. Ito nga po yung dalang-dala na. Okay? dala na samahan po. Kaya po, dito sa Vention po, ang samahan na to po ay na-tarnish po ang reputation na medyo hindi kagandahan, na lalo na yung mga ICOs, mga NFT, na mga tokens po, dahil nga po, dahil marami nung na nakaraan. Po, nakaraan po. Oo, yun. No, you're talking about the past, yes, NFTs po. And ICO. Baka yes. Isipin kasi nila, invention. No, hindi po. Yung mga nakaraan po, yung mga din. Na pinagdaanan yes mo. Yes po, yung okay. Experience. Malinaw po. Nilinaw lang po natin. Oo. Okay. Dahil nga po, yung puro po dead coins po sila. Yung pinagdaanan mo. Yes okay, po. Okay. That's why we have to thank the founder of Vention, mga ka-Vention, because ibinangon po ni Mr. Julius Santillan ang reputation ng industriya na ito sa Pilipinas. In fact, nag-lay low for a while ang mga ICOs or NFT, but nabuhay na naman, kaya napaka-excited, napaka-exciting po. At madami na naman gumaya sa Vention. Madaming gumaya ba? Yes po. Oh. Ang dami na po nila. Nababasa po natin yan sa mga FB or Twitter. Marami po. But the law of first is hard to beat. Okay po? Alam naman po na. Ako dyan. Yes, yes, Coach. I agree with you. That yes, kaya I know right, Coach, na talaga po iba ang nauna. And I'm truly proud to be part of Convention community because VNP is indeed up and running on blockchain with the number one in the world automated market maker, which is Pancake Swap Exchanger. Kaya nakaka-proud talaga, guys. Kaya I'm inviting you, I'm encouraging you, mag-Vention app na po tayo. Mag-NFT marketplace na. Tama ka dyan, Jinky. So, mga ka-Vention, inaanyayahan po kayo. Ni Jinky, mag-tune in regularly dito sa Vention app. Mag-NFT marketplace na. At syempre, I agree with you, napakaganda ng declaration mo, Jinky, no? So, naipaliwanag mong maigi yung pinagkaiba. It's actually an apple-to-apple comparison from the VNT versus yung mga pinanggalingan mo na sinasabi mong they're all dead coin, no? Kasi wala sila sa blockchain, wala silang exchanger. You know, that's it. Tamang, eksaktong description, no? So, ako mismo na-enlighten mo ngayon, ano? So guys, nakita ngayon natin kung anong pinagkaiba talaga. Why itong VNT is indeed a truly game changer, no? Kumpara dun sa mga nakaraan, no? So, thank you very much for that, GMP. Alright. So, I'll proceed to my next question. Isinulat ko na para hindi ko makakalimutan. Okay. In what consideration would you say that being part of the Vention community is truly life-changing? In ano lang, mga in three simple description. Okay, Coach. First po talaga is yung, let's face it po, napaka-importante po ng tatlong ito,
Pero ang pinakauna po na choice ko po nito is yung Financial Freedom Coach. Wow, ah. Kasi naman po, lahat tayo talaga dito, gustong-gusto natin to. Ang pangalawa naman po, Coach, yun nga, kapag may financial freedom ka naman, wala ka namang oras, wala din po siya. Kaya, ang pangalawa po is time freedom. Wow, I love it. Oh, at ang napakagandang, isa sa napakaganda din po, yung pangatlo is yung stress-free po siya na negosyo. Ayan. Iyan ang ayaw natin, yung stress. Yes po. Totoo po yan, Coach. Okay, kasi alam mo naman, stress, makakapangit yan, di ba? Tama. O yan ba ang secret ng beauty mo? Yes po. Okay. So, nakakatuwa po ang ating panauhin. So, tuloy-tuloy tayo, no? Meron pa akong another question, no? So, hindi muna kita papahingahin. So, habang dumadami ang katanungan sa'yo, lalong nagiging exciting. Now, Jinky, would you say that this was something you wish you had before you became part of Kavensyong community? Absolutely, Coach. Mm-hmm. Kasi po, dito po sa Kavensyong, naramdaman ko po yung bang parang fulfilled ka. Mm-hmm. Na parang lalo na po, marami tayong natulungan. Mm-hmm. Marami tayong natulungan na lalo na po yung na-mention ko kanina, yung time freedom, financial freedom, at yun na nga po yung isa, yung stress-free. Kaya po dito po, naramdaman ko talaga, nakakaiba siya, at hindi po ako mapapagod na i-share po siya sa mga taong gusto rin pong matulungan. Masarap yung pakiramdam na fulfilled ka sa ginagawa mo. No? Yes po, Coach. Niniwala ako dyan. Yes po, Coach. Okay. So happy ka? Sobrang happy po. Okay. So naniniwala ako doon sa kasabihan na yung pagpasaya ka sa ginagawa mo, yung result hindi napipigilan, di ba? Agree. Kesa yung napipilitan ka no sa ginagawa mo just for the sake of, you know, the income. Effortless po talaga dito. Galing. Another thing, alam mo Jinky, I've been told that yung success mo was arising from your skills, you know? So, magandang malaman ito ng ating mga kabensyon, no? So, secret sauce mo yan. Willing ka bang i-share sa ating mga kabensyon yung sikreto mo kung paano mo na rating yung tinatawag na life-changing success na yan? So, teka muna. Bago mo i-reveal ang sikreto sa ating mga kabensyon, we'll just take a break. Babalik po tayo mga kabensyon dito sa Vention Up, mag-NFT Marketplace na! Crazier, crazier, feels like
lost in your eyes. You make me crazier, crazier, crazier. Baby, you showed me what living is for. I don't wanna hide anymore. You lift my feet off the ground. You spin me around. You make me crazier, crazier. Feels like I'm falling and high. I'm lost in your eyes. You make me crazier, crazier, crazier. This is how to create and sell your NFTs. Step 1. User signs up and registers an account on Vention NFT Marketplace platform. Step 2. The user is then required to set up a crypto wallet and connect to Vention NFT Marketplace. Step 3. Now, we arrive at the initial NFT creation step. The user can upload a digital art or collectible to showcase their work. Step 4. While listing the asset for sale, a user has two options: setting a fixed price or auctioning the item, and finally, choosing a bid. Step 5. Assets now pass the platform moderation. Step 6. Once the new NFT is approved, potential customers can find them in the sales listing. Step 7. The NFT owner can begin with accepting bids. Step 8. When the auction ends, the platform notifies token owners about top bids. Then, step 9. The NFT Marketplace platform regulates and approves the transfer of digital assets and funds. How an NFT Marketplace works? NFT Marketplaces allow sellers to sell their digital products, and the buyers can buy these products using blockchain currencies. Once someone buys an NFT, they get the token, which contains information about the product, its creator, and the ownership. NFTs work with smart contracts and token standards. Smart contracts are self-executing, which contain all the information about the buyer, product, and the ownership of the product. Smart contracts are generated when a successful transaction takes place. Vention app on Facebook, YouTube, and Twitter. So we're back here at Vention app on NFT Marketplace na. And don't forget, this is every Monday at 8 p.m. So, andito pa rin ang ating panauhin sa ating exciting na tanong. Babalikan natin yung tanong natin kanina. So, mga ka-Vention, be excited. I-reveal ni Jinky ang kanyang secret sauce kung paano niya narating itong tinatawag na life-changing success. So, Jinky, ipaliwanag mo sa kanila. Actually, Coach, yung tanong niyo po na ano talaga ang secret ingredient, ang masasabi ko po dyan is yung magpakatotoo ka lang. Kung ano yung nakita mo, ano yung pinaniwalaan mo sa Vention, yun lang po ang sinasabi ko. Kung ganito po ako kadaldal, yun lang din po ang mga sinasabi ko sa mga
sinishare ko sa mga kaibigan ko or kahit sino po. Kaya, kasi po, sobrang laki ng paniniwala ko na etong ginagawa natin ngayon, malayo po ang mararating. Kaya po, wala pong sekreto po. Yun lang po yung bang, yung totoong-totoo ka lang. Yung sincere ka lang, kung ano yung nasa puso nyo po, sabihin nyo lang. Yun lang po ang masasabi ko po talaga. Ganun kasimple ah. Just naturally? Yes po. So just sa madaling salita, just be yourself. Opo. Oh, that's interesting to know ah. Kasi akala ko there's something deeper na something na, you know, ngayon lang natin maririnig. But guys, you know, very simple, pero yung impact, grabe ah. Imagine, nadala si Jinky sa isang life-changing success. Talagang nabago ang buhay mo. Masasabi mo bang talagang nabago ng invention ng buhay mo? Sobrang-sobra po, Coach. Kaya malaking pasalamat ko po talaga sa kay God at saka sa ating founder. So, sana rin po yung ating mga kabensyon ay, you know, kung kaya ni Jinky, ay kaya niyo rin po. Tama ba? Tama. Okay, so no special secret sauce pala, no? Just be yourself, act naturally, and just share, be sincere. That's it. You know, sincerity goes a long place. Believer ako niyan. Okay? So, meron pang katanungan. Pagod ka na ba? Hindi po, Coach. Okay. As a holder of Vension NFT, what do you intend to do diyan sa tinatago mong VNT token? Are you waiting for a short term? And then you just unload? Or are you a long-term person? What do you plan to do? Coach, tapos na po tayo dun sa mga short term po na marami na po tayo napagdaanan. Kaya dito po, mas naniwala po ako na long term po talaga. Kaya ang yung iba, kung naniwala man kayo sa forever, dito po sa Vension, dito nyo makikita kung ano yung forever na hinahanap po natin. So, mukha talagang very, very confident ka. Yes, so, makikita ko sa mga mata mo, anong tawag doon? Naglalagablab. Yeah. I can really see the power of your belief. Now, we know for a fact, ito, talagang, this is inevitable, yung tinatawag nating volatility. Tama ba? Okay. So, how do you feel when it's on a downward trajectory? Anong nararamdaman mo? Kinakabahan ka ba? Or what? Ganito po yan, Coach. Based on my research naman po, lahat po ng mga NFT ay talaga po siyang normal lang po yan talaga mangyayari na may up, may down and up. Pero dito po sa Vension po, wala pong talo. Kaya stronghold lang po tayo mga ka-Vension. Mm-hmm. Yun lang po talaga, stronghold lang po tayo. Antayin po natin 1 to 2 years po, talagang malayo na po ang ating mararating. Mukhang marami kang tinatagong VNT. Oo nga po, kung pwede ko nga lang sana ipakita. Oh, secret. Secret lang pwede po talaga. Nah, the secret yan. Hindi na natin naalamin yan. So, what is your conservative projection with VNT NFT token? Maybe, yun nga, 1 to 2 years from now. You know? May mga indication kasi na masasabi na uptrend po ang VNT. First, is hindi lang po siya token because it's also a marketplace for... Yun! Yes, marketplace po ng mga local artists po natin at mga celebrities. We are good case, good yung use case po natin is maganda po talaga. At napaka-positive ko po niyan. That in 1 to 2 years po, ang projection po natin niyan ay kumbaga ma-reach po talaga natin yung gusto natin na lalo na po na we're aiming po sa kumbaga not just $1 po, pero napaka-conservative na po na talaga na maging $1 in 1 to 2 years time. Masaya na ako dyan. Sobrang saya po natin yan, Coach. Sasabay ako dyan. So, kailangan po talaga, oo, Coach. Oo, hindi tayo pwede magpaiwan dyan, guys. So, mga ka-Vension, $1. So, you really think that is attainable, realistic, and conservative talaga. Yes po, kasi sa sobrang effort po ng ating founder na Mr. Julius Santillan po, alam na alam ko, sigurado po attainable po ang $1 na yan.
Oh, by the way, nabanggit yaman rin lamang na nabanggit mo yan. Guys, that is one thing positive about Vension, because our founder, yung founder po ng Vension, si Mr. Julius Santillan, tuloy-tuloy po yung kanyang effort to promote VNT, not only locally but internationally. So, unti-unti na hong nagkakaroon ng recognition no, sa ibang bansa ang VNT. So, what are your present observation with Vension that makes you confident that your projection price value will really be attained? O baka mag-exceed pa nga eh. Mm-hmm. Pwede bang elaborate mo? Kasi sobrang confident ka eh. Okay po, Coach. Sa nakikita ko po ng effort ng ating founder na Mr. Julius Santillan po, na talagang yung promotion niya po, not just dito sa akin sa Pilipinas, but also international. Kaya po, lumabas po siya sa mga international news. Yun pong yun nga po, Twitter, mga influencer po sa YouTube, at yun nga, sa Google News. Kaya ganito po ako ka-confident. Are you talking of local influencers or international? International nakita po. Nakita mo mismo? Yes po. That's good news, ha? Yes okay. Po. Kahit po, ma-research uy, po. I-forward mo nga sa akin yan? Sure, Coach. Okay, okay. That's mamaya great, po, ha? Thank you. Mamaya po, i-share ko rin po sa ano ko, sa FB ko. Galing, guys, ha? Okay, go ahead. Kaya po, yung sinabi ko kanina na attainable po ba yung $1 in 1 to 2 years, baka po ma-exceed pa po yung ano ko po, yung kumbaga yung expectation ko. Dahil nga po, sobrang aggressive po at sincere po ang ating founder sa ginagawa niya. Kaya dito po sa Vention app, hindi po tayo nagkamali. Kung meron man tayong pambansang kamao, dito po sa Pilipinas, meron din po tayong pambansang token, which is Vention. Naintindihan ko na. So, mga ka-Vention, that means talaga si Jinky meron siyang standard reference to validate yung kanyang price projection. $1 to $2. Sasakay ako dyan. Naniniwala ako sa iyo. Maganda yung, you are very analytical, ano? So, thank you for that. However, Jinky, it's time for our AMA questions and answer. So, or ask me anything, I mean. Okay? Galing ito sa ating mga netizen. So, wow. Imagine, ha, may fans ka na agad. Wow. Gusto nilang magtanong sa'yo. So, huwag po kayong aalis, mga ka-Vention. We'll be right back after this reminder. I just know, I know I'm on to something good, and I'm sure my love for you will endure. Your love will light up my world and take all my cares away with the aching part of me. You gave me a reason for my being, and I love
welcome back mga kavensyon! Pag NFT Marketplace na, paalala uli ha, this is every Monday at 8 p.m. So, andito pa rin si Jinky. So, salamat sa mga netizen for participating. Ano mga inyong mga tanong ay sasagutin ni Jinky. Are you ready dito sa ating ama or ask excited me anything? Excited po ako dyan, Coach. Okay. Naku, mukhang maraming may mga fans ka na talaga. Okay. Relax naman. So, eto. First question tayo. Your explanation seems interesting po. Paano po maka-avail niyan? Do you have a contact number from Lizzie of Taguig? Ayan. Hi, Lizzie from Taguig. Ito po, para kung gusto niyo pong i-coach kita, kasi yun naman po talaga ang mission natin na i-coach yung mga gusto sa opportunity na to. Here's my contact number po. Bagalan ko lang po para maisulat niyo na. My globe number po pala is 0956169-1063. So ayan, si Jinky talaga ay may mission, no? So I believe in your mission, you really wanted to help a lot of wannabe katulad mo, magkaroon din sila ng life-changing experience. Okay? So proceed tayo sa next question. Okay? Ito. Na-invite po ako sa mga ganyan before. Pero wala naman value mga token nila. Ano kaibahan niyan? This is from JD Ramdi of Quezon City. Ayan. Hello JD from Quezon City. Huwag kang mag-alala dito dahil ang venture po ay may sariling blockchain at nasa exchanger na po tayo. Kaya kung may mga pag-alinlangan ka man, erase nyo na po yan. Would you say that since meron siyang exchanger, yes, so you can swap it, you can exchange it, you can convert it? Is exactly, that right, Coach, to say? Yes po, Coach. We can exchange po, we can swap, and convert po. So, itong VNT token, pwede mo i-convert sa dollar, sa madaling salita. Yes po. And from dollar, you can convert it to peso. Yes. Opo. And then pag nasa peso na yan, you can divert it to your bank, local bank. Direct to our bank, yes. And from your local bank, you can withdraw it in your ATM. Perfect. Yes po. So, napakalinaw. Opo. Salamat for clarifying everything. So, na-excite ako. Oo. So, isa pang tanong. Pagod ka na ba? Hindi pa po. Okay. So, okay. Online lang po ba nabibili yung VNT token? Paano po? From Ulysses Jam of Batangas City. Okay. Okay. Mr. Ulysses, ganito po. Ulitin ko lang po yung number ko, yung globe number ko para makapag-reach out kayo sa akin. Yun nga po, pakisulat po. Ito po, 0956-169-1063 para ma-assist at kung may mga katanungan ka, mabilis po nating ma-address agad. Talaga naman. Ang dami nang nakakaalam ng number. So, I really hope may oras pa tayo. Marami pang tanong dito at saka gusto na rin kitang magpahinga. So mga kavensyon, pansamantala po, magpapaalam na po tayo. But huwag niyo pong kalimutan, magvention up the NFT Marketplace every Monday at 8 p.m. Pero bago tayo magpaalam, syempre, meron na take home para sa atin si Jinky. So Jinky, please take the floor. Hello sa mga naghahanap po ng opportunity. Dito na po kayo sa Vention kasi po hindi po kayo magkakamali dahil dito po naramdaman ko po yung totoong family na talagang aalagaan po tayo ng ating community. Kaya please, dito na po tayo sa Vention app. So maraming salamat sa iyo, Jinky. And hopefully we can invite you again in the near future. Thank you sa mga nagtanong. And I really appreciate your participation. And to our guest, Jinky, thank you so much for sharing with us your life-changing experience.
This is about VentionUp, the first NFT marketplace in the Philippines. VentionUp is now offering this NFT marketplace, first in the Philippines, to our fellow Filipino celebrities and artists so that they too can sell their digital creations like music, movie, artworks, and a lot more. VentionUp is creating its very own NFT marketplace. Mga kabensyon, I'm your host, Andrew Padilla. See you every Monday at 8 p.m. sa next episode ng Mag-NFT Marketplace Na. Keep safe and God bless to everyone.